Boy, sumama ka sa amin! Ayoko! Si Bocho? Nasa baba. Ngayon yung umakyat. Aguiluz! Si Bocho yun! Tama yan. Lumipad ka. Tignan natin ang galing mo. Bilisan mo si Pocho! Pa ba sa hapunan ninyo ni Inang Reyna? Hindi. Sama ko naman si Raguyo eh. Alwina, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Muya? Hindi lahat ng pagkain ay dapat nilalasap. At hindi lahat ng imbitasyon ay dapat pinauunlakan. Tandaan mo yan at alalahanin mamaya sa hapunan.
Nagagalak naman na narito ka, Alwina. Nakikita mo ba ang gintong kanin na nasa harap mo? Ihinahain lamang namin yan para sa piling-piling panauhin. Malugod kong iniimbitahan kang lasapin yan. Nang tuluyang ka na maging isa sa amin. Hindi lahat ng pagkain ay dapat nilalasap. At hindi lahat ng imbitasyon ay dapat pinauunlakan. Bakit, Alwina? Ayaw mo bang kainin ng gintong kanin? Ayaw mo bang tumira na lang dito sa Encantadia? Gusto ko. Dito sa Encantadia, hindi ka na muling madadapuan pa ng sakit o dalamahati. Mapapaligiran ka ng mga nagmamahal sa'yo. Hindi ba? Totoo ang sinasabi ng inang Reynard. Kung kakainin mo to, hindi na tayo maghihiwalay pang muli. Itong gintong kanin ni Mali ng Rina. Pasensya na ho kayo. Hindi ko gustong bastusin kayo. Pero sana maintindihan niyo po na may mga tao kong iniwan na nais ko sanang balikan. Kahit puno ng pait at paghihirap ang babalikan mo, kasama po ng pagmamahal ng paet at paghihirap. Sinabi niyo sa akin na meron kayong mas mataas na habili na sinusunod. Ganon din po ako mahal niyo ng Rina. Sinusunod po ang habili ng puso ko. Kinain mo ba ang gintong kanin na Rina? Hindi mo yak. Ay, salamat! Kuya, may sinabi ka ba kay Alwina upang tanggihan niya ang inaalok namin? Patawarin niyo po ako, mahal na inang Reyna. Hindi ko po sinabi sa kanya ang tungkol sa gintong kanin, pero nagpasaring ako. Hindi maaatim ng konsensya ko ang lokohin si Alwina. Hindi namin niloloko si Alwina. Isa lang itong pagsubok sa lahat ng mga napiling kumapak dito sa Encantadia. Pagsubo? Ano pong ibig mo sabihin? Huwag kang mag-alala, Alwina. Tinanggihan mo ang gintong kanin sa sarili mong kakayahan. Pumasa ka sa pagsubok. Pero pakiramdam ko, kailangan pa kitang kausapin upang makasiguro ka sa malaking pasanin na nais mong kargahin. Bagaman, mga diwata ang nakatira dito sa Encantadia, kami rin ang tinatawag ng mga tao na Encanto. Minsan, nanghahalina kami ng mga tao upang manirahan dito sa Encantadia.
Pero minsan, napapunta namin dito ang mga nilalang na may natatanging tadhana upang makapili sila ng landas na tatahakin nila. Lagi niyo pong pinabanggit yung landas na yan. Pagmasdan mo ang landas na tinahak mo na at ang landas na naghihintay sa mo. Ito ang mga taong iniwan mo na. Mukha naman maayos yung kalagayan nila. Ganyan ang buhay, nagpapatuloy. Pagmasdan mo ang mga iba pang naiwan mo. Katulad na lamang nitong lalaking huli mong ikinangis. Habang nabubuhay sila, nadadala sila sa anod ng mundo. Pagpapatuloy sila. Iiwan nilang namagitan sa inyo at magbabaon na lamang ng mga alaala. At pati ang mga alaalang yun ay maaaring mangupas at mawala. Nanaisin mo bang bumalik sa ganyan, Alwina? Dahil nakikita ko na marami kang paghihirap na papasanin. Mawawala sa iyo ang itinatangi mo. May pinagkakatiwalaan kang magtataksil sa'yo at maging ang nakaraan mong matagal nang itinatapos sa'yo ay magdudulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ano yan? Marka yan na nakatatak sa braso ng ama mo. Ang parehong marka na nakatatak sa likod mo. Ang tatak ng tadhana mo. Sino siya? Gusto ko siya makita. Ito ang pasyang kailangan mong gawin. Babalik ka ba sa dating buhay mo? Puno ng alinlang at dalamhati? O magpapatuloy ka sa bagong buhay sa ibayan ng mundo na iniwan mo? Kailangan mong magdesisyon, Alwina. Bumalik ka sa akin kapag maliwanag na ang isipan mo.
Kumusta ka na, Alwina? Muya, matagal ko nang gustong itanong to sa'yo eh. Bakit pa gusto akong pakiinin ng gintong kanin ng inang Reyna? Isa yun sa mga pagsubok. Kung kinain mo ang gintong kanin, hindi ka na makakaalis sa Encantadia. At ang ibig sabihin nun, walang pagnanais ang puso mong bumalik sa pinanggalingan mo. Aha. Bakit hindi bahalata sa mga kilos ko na masaya ako dito? Nasisilip namin ang kaloob-looban ng puso. Nakikita kong hindi mo pa tinatalikuran ang mga taong mahalaga sa'yo. Kaya alam kong kailangan kitang tulungan. Hindi makaturungan na pumasok ka sa pagsubok ng bulag. Dahil kung magkagayon, hindi pagsubok ang ginagawa namin, kung hindi isang malaking panlilinlang. Pinapakita niyo lang naman sa akin kung ano yung nanais ng isip ko habang nandito ako eh. Ako nga, nakakayamang sabihin, parang nakakalimutan ko ni mamahal ko sa buhay habang nandito ako eh. Nakapag-desisyon ka na ba, Alwina? Nagugulan pa rin po ako, Mani, ng Mina. Nakalimutan kong banggitin sa'yo sa huli nating pag-uusap na kung magpapakasal kayo ni Prinsipe Rahulo, ay maaari ka maging inang Reyna. Ako? Magiging inang Reyna? Papapa sa kamay mo ang lahat ng lakas at kapangyarihan na hawak ko ngayon. Lahat ng lakas at kapangyarihan ng hina. Kailangan mo lang isubo ang gintong kanin. Ano magiging desisyon mo, Alwina? Napakagandang lugar ito. Dito walang maapi sa akin. Walang gustong malakit sa akin. Dito wala akong nararamdaman pait at paghihirap. Pero hindi dito ang tirahan ko. At wala dito ang mamahal ko. Aanin ko ang kapangyarihan na inaalok niyo sa akin kung wala namang pagmamahal ang puso ko. Kahit gaano pa kapuno ng pait at pag-aalinlangan ng pagmamahal. Yun pa rin yung pipiliin ko. At ang lahat ng mga mahal ko, iniwan ko sa Tierra Fuego. Pumasa ka sa pagsubok. Wagas ang puso mo, Alwina. Ito ang magbibigay sa'yo ng lakas sa lahat ng kailangan mong harapin. Malaya ka nang bumalik sa naiwan mo. Si Rahuyo, kamukhang kamukha niya si Julian.
Bakit siyang laman ng puso ko at hindi si Gabriel? Ibig sabihin ito, mas matimbang sa puso ko si Hulan kaysa kay Gabriel? Ang ama ko, magkatulad daw kami ng marka sa likod. Pero saan ko siya mahanap? Ba't hindi ko pa siya natatagpuan? Kailan kami magkita? Bakit kailangan maglaong lahat ng ito sa isipan ko? Bakit kailangan mabura sa alaala ko ang lahat ng nakita at natuklasan ko dito? Ngunit sa kabila ng paglimot ng isipan ko, alam kong hindi ito mawawala sa aking puso. Ang wagas mong puso ang nagbibigay sa'yo ng kakayahan upang makita ang katotohanan. At ang totoo dyan ay ilusyon lamang ang lahat ng ipinakita ko sa'yo. Ilusyon? Nakatagong man ang landas na dapat mong tahakin sa mga mata mo, ang puso mong makakahanap nito para sa'yo. Kung sinasabi ng puso mo na dapat kang bumalik sa Tierra Fuego, eto ang tamang landas mo. Ibig niyo pong sabihin, pati si Rahuyo, ilusyon lang? Isang pagnanais na ibinunot namin mula sa kaibuturan ng puso mo. Panahon na para maalam ako sa'yo, Alwina. Ituring mo na lang ako na isang magandang panaginip. Hindi ka panaginip, Rahuyo. Totoo ka. Napakaswerte ng lalaking mahal. Siguro nangungulila na siya para sa'yo. Ano, Alwina? Handa ka na ba bumalik sa mundo mo? Balik pa ba ako dito? Hindi ka na makakabalik sa Encantadia kapag napasyahan mong iwan ito. Makakalimutan mo ang lahat ng nakita mo dito. Parang paniginip na nawawala sa unang sikat ng araw. Ganun. Maraming salamat sa pakikipagkaibigan natin. Humayo ka, Alwina. Marami ang naghihintay sa pagbabalik mo. Salamat, Mia. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero sino ka? Ako si Paloma. Taong ibong ka rin? Oo, Aguiluz. Kilala mo ako? Matagal na kitang sinusundan. Pati mga batang kasama mo. Naisip ko, kakailanganin mo ang tulong ko. Dahil hindi ka kasing ingat tulad ko. Hindi ko akalain na abot sa ganito. Ganyan din ako. Nung una kong dating dito sa siyudad, kakaibang mundo. Malayo sa buhay sa... Matagal ka na sa siyudad? Matagal na. Aguiluz, malalim ang... Malalim ang sugat mo. Nakabaon yung bala. Bala? Matagal bago ka gumaling. Masaya lang kayanin ang ugat pa mo. Halika, mapahinga ka muna dito. Ah.
alam, Alwina. Hanggang sa muli natin pagkikita. Darating ang panahon na kami ang magkakautang sa'yo. Darating ang panahon na kami ang dapat magpasalamat sa'yo, Alwina. Gusto ko na rin mamatay para magkita na tayo. Huwag, Aguiluz. Lumaban ka, hindi ka pwede mamatay.